Hello. Ilang beses kitang sinabihan na huwag kang pakalat-kalat sa daan. Kay rami nang na-COVID dyan, di na mabilang kung ilan. Ngunit igas pa rin ang ulo mo, naghahanap ka pa ng inuman. Puro na lang alak lamanan dyan. Hindi mo ba nalalaman, baka ika'y matyambahan. Asaka mo lang sasabihin, nako big din. O di ba? Kaya tayo ingat-ingat na lang. Kasi iba ngayon. Yung dating lockdown natin. Ilan-ilan lang dito sa lugar natin, ilan-ilan lang yung mga siguro mga dalawa lang na balitaan ko na hindi pa na-confirm na na-COVID. Ngayon, 2021, pumasok na yung tinatawag na corona, delta, yung mga virus na yan, medyo parang nakakaramdam na kami ng talagang malakas kasi parang mabilis na dumadami. Halos yung barangay nga namin na lockdown sila. Nagpaswab, marami nagpaswab kasi alam nyo na barangay laging maraming tao dyan, laging maraming mga activities yung iba sa toda namin nasa barangay din, kaya yung iba na nagpositive yung iba, nadamay na yung iba. Monitoring, sabi nila, monitoring, tapos isaswab yung mga talagang pinaghihinalaan. Hindi mo wala tayong magawa. Kaya, yun nga, huwag munang pakalat-kalat. Yun lang masasabi ko na itong hindi biro. Kaya tayong lahat, kailangan mabaksinan na. Kahit marami nagsasabi na yung vaccine daw ay hindi applicable, sabi nila na hindi raw maganda, hindi raw tama. Kung ayaw mo magpa-vaccine, di bahala ka sa buhay mo. Yung gusto magpa-vaccine, di magpa-vaccine. Gusto nilang naniniwala sila sa siyensya na gagaling sila kung ikaw hindi ka naniniwala, di bahala ka sa buhay mo. Minom ka na lang dyan ng mga katas-katas ng dahon. Kung inaakala mo mas maganda yung daon ng pabaya, kainin mo. Yun lang yun. Kaya, ito kami, medyo maswerte pa rin na wala sa amin na inuubo, walang nakakaramdam. Masaya kami. Okay lang yun. Pag-usapan natin itong papasok na eleksyon. Ito, medyo umiinit, pukol dito, pukol doon, bato rito, bato doon, sangga rito, sangga doon. Yan ang mga ginagawa ng mga politiko. Yung isa po, pukol, sabi nyo, kurap. Yung isa naman, titira, kawang kurap, turuan na. Wala naman basihan. Puro kwento. Siyempre, ang mga taong bayan nag-iisip din. Pero mas naniniwala ang taong bayan dun sa aktual na nangyayari. Kung ano yung nakikita, hindi yung chismis. Dati na yung chismis Hindi na natin maiwasan yung mga dati na natin alam na yung mga politiko talagang mga corrupt talaga. Wala ka naman nakikita ang matinong politiko. Puro pangako. Wala naman. Lagi napapako. Patulad na itong isa, gustong tumakbong presidente,
tingin ko eh, wala. Alam din at ba't. Mga ngako, matindi mga ako ha. Payayamanin ng Pilipinas ha. Matindi. Ipin mo, lahat ng mahirap, bibigyan ng bahay. Ay nako. Doon nga lang sa lugar niya eh. Hindi makapagpagawa ng kalsada eh. O, ang tagal niyang nakapwesto. Pinakita yung lugar nila doon. Yung mga aita nga nila doon, yung mga lugar-lugar nila doon, yung mga nasa bundok, eh, humihingi sa kanya ng kalsada para may baba yung mga produkto. Hindi niya nagagawa eh. Tapos sabihin niya eh, dito sa Maynila, bibigyan niya ng mga bahay. Diba, napaka mataas yata ang tama nito. Bago ka magsalita doon sa malayo, yan muna sa malapit. Yun lang. Diba? Kung gusto mong tumakbong presidente, tumakbo ka. Huwag ka naman ninira kasi lalo kang masisira. Pabaksa kayo ng pabaksa yan. Patumba kayo ng patumba. Yung sinisiraan nyo, gawa ng gawa, trabaho ng trabaho. Kumbaga sa bahay, yung kalpintero, sisiraan mo, gawa ng gawa, eh ikaw wala kang ginagawa, nanonood ka lang, puro ka lang pintas, eh wala mang ERC. Parang ganun lang yan. Ikaw, tatakbo kang presidente. Eh, yung isa, tatakbo ng presidente. Para sa akin, babanggit na ako ng pangalan. Ito si Pacquiao, gusto maging presidente. Itong grupo naman nila, Tito Soto, Pampilo Lacson, ganun din. Eh, kung yung dalawa na yan maglalaban, yung grupo na yan, eh, sa Lacson ako. Tito Soto Lacson ako. Wala yan. Kung Lacson naman, saka Mayor, Isko, kasama si Robredo, sa Lacson din ako. Pero pagdating kay Sara, Bongbong, eh, landslide na. Alam nyo na yun. Sigurado na yan. Walang talo yan. Yan lang ang masasabi ko. Eh, kayang patunayan yan. Kahit saan mo ibaling yung mga mata, hindi ka naman bulag. Hindi ka rin pipi. Nakikita mo kung ano naman nangyayari. Matagal na panahon na nasabik ang mga tao. Nasabik ang mga tao dyan sa ano na yan. Sa mga bagay na yan. Katulad ng mga transport natin. Ngayon lang nagkaroon ng transport na maayos. Mga panahon panikori na baboy na lang ito na wala na. Tuloy-tuloy na. Wala na lang. Puro na lang sila. Kumbaga para na lang silang bulaklak ng buhay. Dadaan. Presidente, pagdaan nun, tapos na. Iba na naman, pagdaan, tapos na. Puro ganun. Eh, eto. Mahusay. Kita mo naman, number one, yung drug. Ang hirap kalabanin. Kahit kayo, hindi nyo kaya yan. Mga sindikato, hindi nyo kaya. MPA, mga komunista, hindi nyo kaya rebelde. Hindi nyo rin kaya yung mga nasa Mindanao, mga rebelde ron. Huwag na kayong magyabang. Huwag na kayo payabang. Ang daming dumaan na presidente. Hindi yung mga may utang, hindi nagbabayad ng tax, hindi sinisigil. Lalo pang lumalago ang kanilang negosyo na walang bayad-bayad. Ang may nga mahihirap, pinagbabayad. Pag hindi nagbayad, hinto ka sa negosyo mo. Pero kayo, bira kayo ng bira, yung tax nyo, bayaran nyo. Yung mga ninakaw nyo, solid nyo na. Ha? Yung mga nagnakaw sa PhilHealth, yung mga kumuha ng bilyon-bilyon dyan, solid nyo na. Yung tax na bilyon-bilyon din, solid mo na rin. Ha? Dyan sa lugar mo, nagpagawa ka ng isang ano dyan, isang bagay dyan, na hindi ko nababagitin, ang laki ng budget mo, umabot ng 3 billion, ayusin mo. Huwag kang pukol ng pukol. Ha? Nakamaskara ka, tira ka ng tira doon sa kabila. Pero ikaw, nakamaskara. Tanggalin mo yung maskara mo. Pakita mo sa kanila na Pilipino ka. Ha? Sa kayo yung sinasabi nyo tungkol sa Philippines, eh. Huwag nyo nang banggitin yan. Wala naman mangyayari dyan. Kaya yan ay artificial na
ginawa. Artificial. Alam nyo ba yung artificial? Ginawa lang, nag-squat lang, parang dito sa Pilipinas, sa Maynila, sa saan-saan karating ng po. Naglagay ng squatter. Nung matagal-tagal, inabot na matagal na panahon, saka mo sisitahin yung squatter. Sabi mo, nag-squat siya. Pero umpisa pa lang, na nagtatayo siya, gumagawa, pinababayaan mo, sinusuporta mo pa, papakita ka pa ng gilas. Kasi may binibigay na pera. Tapos ngayon, nung tapos na, iba na yung nakaupo, yun ang tinitira nyo tungkol dyan. Ano mangyayari dyan? Kulang naman forma yun. Masasabi ko lang, itong eleksyon, magpakita kayo ng gilas. Magpakita kayo ng trabaho. Hindi yung ginagawa nyo, puro mga chismis. Ang tagal-tagal nyo yung sinasabi nyo, hearing. Sino ba yung mga nakasuhan nyo sa hearing? Meron ba? Ang dami nyong na-hearing, ha, di ba? Ang dami na. Niloko nyo pa nga yung taong bayan sa ABS-CBN. Eh. Sinabi nyo, nagbayad. Yung pala, ginawa nyo moro-moro yung hearing nyo. O pagiting sa Kongreso, di nagkabukuhan. Kayo sa Senado dyan, ako. Puro lang kayo tralala. Suwari-wari-wap. Si Maria. Umayos kayo, laki-laki ng kinikita nyo. Eh. Puro lang kayo paarte dyan. Kadrama nyo, dapat tanggalin na yung Senado na yan. Lalo man pakinabang yan. Ang ganda nung ginawa ni Marcos nung panahon nun. Di ba? Panahon nun. Tinanggal ha. Kaya masenso tayo. Wala kang makitang pataya, wala kang makitang holdapan. Gawa dito, gawa doon, mga kalsada. Kung ano sabi nyo, kurap-kurap. Pero nung umupo kayo, wala kayong ginawa. Walang kurap. Pero ano, kurakot. Hindi maganda. Nagbebenta pa. Kurakot na, kasama pa benta. Jesus Maria. Maawa naman kayo sa taong bayan. Mawawala rin tayo sa mundo. Hindi panghabang buhay yan, mga kaibigan. Kaya, itong darating na eleksyon, ihandaan-daan nyo na yung mga pera nyo. Sigurado, isa lang ang lalabas dyan, Sara lang, saka bumbong. Lusot lahat kayo sa Alidoro. Ako, sigurado yan. Kahit sa Senado, yung mga nandiyan dyan, hindi makakabalik. Mapapalitan lahat ng bago yan. Yung mga nandiyan dyan, handaan nyo na yung sarili nyo. Mawawala kayong lahat dyan. Kaya, maraming salamat sa inyo. Mag-ingat-ingat tayo sa COVID. Mahirap yata tanggalin, pakiramdam ko, dahil marami na sila. Kumalat na sila rito sa lugar ng mundo. Nakapaikot na sila. Kaya, matinding kalaban natin. COVID variant. Wala na tayong mga gawa. Tanggapin na lang natin. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Salamat.